Magandang araw mga sir. For today's video, gagawin natin yung motor natin na keyless with overdrive push start, anti-tap alarm, at saka engine kill. Gagawin natin yon using this module. Itong module na to, 4-channel relay module with remote. Ayan. Kung makikita nyo mga boss, itong 4-channel relay module natin, meron siyang supply, meron siyang ground directly sa nakabit sa negative ng battery, may positive V directly na nakakonect sa may positive ng battery. Tapos every 3 terminals nitong module natin is equivalent to 1 channel. Tulad yung 1, 2, 3 ay equivalent to 1 channel yan. At 4, 5, 6, 1 channel. 7, 8, 9, 1 channel. 10, 11, 12, 1 channel. So, hindi ka naman malilito guys kasi every number, every terminals, meron naman siyang indication sa may gilid. Ayan, katulad nung 1, 4, 7, 10, siya yung mga normally close. Yung 2, 5, 8, 11, siya yung mga common. At saka yung 3, 6, 9, 12 ay naman yung mga normally open. So, ginawa ko sa may 4 relay module natin is lahat ng common is pinagsama-sama ko na hanggang terminal 8. So, kumuha ko ng supply sa may positive. Nag-jumper ako sa number 2 sa common. Tapos, si number 2, ginumper ko sa number 5 na common. At sa yung number 5 naman, ginumper ko sa may number 8 ng common. So, may mga supply na yan hanggang 3 na channel. So, yung 12 tsaka 11, mamaya, makikita natin kung paano gagawin yan, kaya hindi ko muna nilagyan ng supply. Okay guys, bali yung gagawin natin, ikabit na muna natin yung supply ng module natin. Siyempre, huwag natin kakalimutan maglagay ng fuse for safety para just in case na mag short circuit yung module natin, ito muna yung unang puputok. Okay guys, tara, kabit na muna natin. Ayan guys, kung nakikita nyo, meron ng supply yung module natin. Ayan, may ilaw na siya. So, ang una natin gagawin, muna tayo sa may unang channel, yung 1, 2, 3. Gagawin muna natin, keyless yung motor natin. So, ang gagawin natin, since meron ng supply yung number 2, yung common natin, number 3, ikakabit naman natin sa may kulay brown wire after ignition switch ng motor natin. Para doon natin makontrol yung switching mode ng ating motor. So, kuha muna tayo ng wire, kabit natin yung number 3. And guys, para malaman naman natin kung ano yung ignition accessories line, kung hindi natin alam, pwede naman tayo gumamit ng test light para makita natin. I-on lang natin. Yan, makikita natin may ilaw. So, pag pinatay natin, mawawala. So, ibig sabihin, siya yung accessories line ng motor natin. And guys, bali nakabit na natin yung terminal 3 sa may accessories line. So, testingin natin kung gagana. Ayan, kinabit ko siya sa may channel 1, ayun yung A.
So ang ginawa ko is nagkabit muna ako ng nagkabit lang ako ng pansamantalang ilaw dito para makita natin, para malaman natin kung may power, kasi nasira kasi yung voltmeter ko. Ayan. Kaya wala tayong indicator. So ginawa ko muna ng indicator to. Ayan. So kung papatayin natin ito. So ang gagawin natin, since nakabit natin, testing muna natin. Ayan guys. Bali, naga-function siya, ibig sabihin, good yan. Papatayin natin ulit. Okay. Tanggalin natin yung susi natin. Try natin. Okay. Finally, okay na siya. Pero guys, once ginamit natin yung remote natin sa may ignition switch, hindi natin magagamit to. Kahit na patayin natin yan, yan, patayin natin, hindi siya mamamatay kasi naka-trigger dito na naka-on yung ignition natin. So, guys, next naman natin is yung push start. Sa push start, medyo may konting conversion lang tayo. Kasi, kailangan, di ba, pag nag-push start kasi tayo, kailangan muna natin mag-brake. Then, tsaka natin pipindutin yung push start natin for safety purposes na hindi muna siya umandar. So, ang gagawin lang natin is mag-convert lang tayo ng wiring sa may brake switch niya at sa may push start niya para ma-remote natin siya. So, ang gagawin natin guys is walang tayo ng tester. Then, yung test, yung isang side ilalagay lang natin dito sa may negative ng battery natin. Tapos, yung starter relay natin ay yung kukunin natin. So, ito yun guys. Yan. Yung starter relay natin is meron dalawang linya yan. Yung blue-white at saka yung gray. So, paano natin muna malalaman kung ano yung gagamitin natin? Lagay natin yung negative doon, tapos tusok lang natin dito sa dalawa. Sa may blue-white at saka sa gray. So, dito muna tayo magsimula sa may kulay blue-white. So, kailangan natin yon yung ignition switch natin. Tapos, pindutin mo lang yung brake lever. So, ayan guys. Kung nakikita nyo, hindi siya umiilaw. Naka-ignition switch siya. Pero hindi ko pa pinipindot yung push start. Nag-i-start na siya. So, punta tayo sa may kabila, yung gray naman. Ayan. Ignition switch lang ulit. Tapos pindutin natin yung brake. Ayan guys. Kung nakikita nyo, ayan, umiilaw siya. Yan, pinipindot ko yung brake, umiilaw siya. So, ayan yung kukunin natin. Uhugutin natin yung gray wire na yan, tapos i-coconnect natin directly doon sa may negative terminal ng battery. So, uhugutin muna natin. Yan guys, nahugot na natin yung kulay gray wire. So, ang ginawa ko is kumuha lang ako ng sakit sa may mga wire ng dati kong gauge, kasi nagpalit kasi ako ng digital gauge doon eh. So, gumawa na lang ako, kinuha ko yung isang wire. Ilalagay lang natin dito. Pero bago yan, secure natin kasi positive side kasi to, mamaya tamama sa mga bakal, mag-spike. So, gamit lang tayo ng shrinkable. And guys, yung gray wire kabit lang natin sa may negative ng battery. Guys, huwag kayo ma-confuse ha, itong kulay red na to. Nagkamali lang ako ng ano dyan kasi galing kasi to sa may Mio 4 na battery ko eh. So, nasira yung battery na ito, ginamit ko muna. Negative terminal to ng battery. Baka ma-confuse kayo dahil kulay pula. Ayan guys, bali, tapos na natin ikabit yung kulay gray wire sa may negative terminal ng battery. Susunod naman natin yung push start. So guys, diba nakita nyo kanina, nung nag-test light tayo, sa atin,
una ko munang tinutok dito sa may blue white. Kaso anong nangyari kanina, tulad ng sabi ko, pinipindot ko pa lang yung brake lever, pero kung sana siyang nag-i-start. So ibig sabihin, ito nakakonekta to sa may push start, sa may push start switch natin dun sa may handle. So ang gagawin naman natin dito guys, itong socket tatanggalin ulit natin. Yan. Tapos mag-jump tayo ng wire dito papunta naman sa may terminal 6 natin. Sa may normally open. So yung gagawin ko lang dito guys is ganito lang. Then guys, bali nakuha na natin. Tapos ito na naman yung kakabit natin sa terminal 6. Sa normally open. And guys, bali yung nakabit na natin. Ulitin lang natin, no? Yung gray wire, ayun yung idadirect natin sa may negative terminal ng battery. Yung blue-white, magdi-jumper tayo, ayun naman yung kakabit natin sa may terminal 6 ng module, sa may normally open. So guys, ang next naman natin is pupunta tayo dun sa may switch ng push start. Then, huhugutin naman natin yung black wire doon. Tapos, itatap naman natin doon sa may yellow green ng brake light switch. Okay guys. Okay mga sir, kung makikita nyo, bali ito yung dalawang linya ng push start natin. Ito yung sinasabi ko kanina, yung kasama dun, yung isang linya lang kasi yan, yung blue white na nandito sa doon sa may starter relay natin. So ayan, ito yung color black, di-disable natin. Bali, tinanggal ko na siya kanina kasi para madali ko mapakita, medyo mahirap kasi tanggalin to. Ayan guys, huwag kayo ma-confuse ha, kasi may kulay green dito, tapos black. Actually, black talaga yan. Nag-convert lang kasi ako ng handle switch. Ayan, kung makikita nyo. Nag-convert lang ako ng handle switch. So, binalik ko pa rin yung dating wire niya para at least pag may ginawa ako, hindi ako malito kung saan ba siya. Kung saan wire ba siya. Ayan guys, ang gagawin natin, tatanggalin lang natin to. Yan, tapos ito, disable natin to. Takpan na natin yan. Si safety na natin, lagyan na natin ng shrink cable yan. Ayan guys, tapos yung natitirang black, ayun naman yung ilalagay natin sa may yellow green ng brake light. Pwede ka rin naman kumuha dito. Ito. Itong yellow green ng brake light switch. Pero mas maganda kasi kung dito, itatap mo na lang din. Yan. Sa may rear brake. Dalawa yan. Hanapin mo lang yung yellow green. So, ayan guys. Yung kulay, ito yung sinasabi ko, yung kulay black. Nakinuha natin, itatap lang natin dito. So ayun, kuha lang din tayo ulit ng wire para dyan. And guys, sugutin na natin yung kulay yellow green. Ito natin siya kakabit. Okay, nakabit na natin. Testing na natin guys kung gumagana na yung overdrive natin. Okay guys, yung pinagkabitan ng overdrive natin, ayun naman yung
channel ng para sa B. Okay, testing natin kung gagana. Start muna natin. Tapos, letter B, push start, overdrive. And guys, maandar siya. Tingnan natin dito sa may ignition key. Ayan guys, bali okay na yung ignition natin, yung over, yung push start natin. Next naman natin is yung engine kill. So yung engine kill is preferred ko siya ilagay sa may dito sa may letter D. Yan, sa may letter D ng remote. Kaya yung channel na yon is nandito sa may 10, 11, 12. So dyan natin ilalagay yung engine kill. So guys, patayin ko muna.